Good evening, guys. We have two engines, same engine, but the other one is this engine is for Chrysler 300C, this one, and then the other one is for Dodge Durango, this one. So ang problema nito is overheat. Mapapansin niyo po ay sobrang maitim na yung pagitan ng bawat piston niya. Ayan. So itong isang side nito ay nandito yung problema. Kinain na niya yung gasket at sunog na rin yung gasket niya dito. Ayan. Ayan siya. Yung isa, saka ito. Ito rin po. Nandito yung tubig niya. Ayan, pumawasak na dito. Ayan. So, ang problema niyan ay overheat. Ito naman po isa ay oil sludge or sobra ng lapot ng kuwan niya, ng langis niya. Kaya yan, nagkaroon ng ingay. Ayan. Ito yung oil pump niya. Grabe na rin po ng natutong na langis. Ayan. Bihira siya mag-change oil. Kaya yan nangyayari. Ito po yung rocker arm niya. Ayan. At saka ito yung oil pan niya. Ang oil pan nito ay plastic na. Kasama yung strainer. Yung strainer nito ay nagsarado na. Kaya nagkaroon ng ingay. Hindi po katulad nitong isa ay aluminium pa. Yung 300C na 2012, 2008 model. Ito ay 2015 model. Ito. Dodge Durango. Ito rin yung cylinder head niya. Cylinder head niya yung mga spring at saka yung mga portion ng parts niya ay ang dami ng natutong na langis. Yan na. So yan po, nagiging cause ng bihira mag-change oil. Yan po. So huwag po kakalimutan ninyo na pagka nag-required na yung sa dashboard niya ng kailangan ng change oil, change oil kayo. Para hindi po nagka-problema ng ganyan. Ito naman ay overheat. Ayan. Ang nangyayari naman ito ay natesting ko, bumubulwak yung tubig sa reservoir o doon sa salinan ng tubig sa radiator niya. Kaya ayan, ganyan nangyayari. Pagka mga 20 minutes siya nag-aandar, ilalabas na niya yung tubig. Ito po ang naging problema. So, re-replace po ito ng machine shop para mapantay yung cylinder head. Yan po ang, ito naman po yung rocker arm niya, rocker arm shop. Bawat isa nito may pusrad dyan. Yan. Dito. So, yan po ang dapat yung iwasan. Mag-change oil palagi. Kaya yung naging problema nila. So okay pa ho ang main bearing nito, yung connecting rod bearing. I-check up ko. And okay pa yan, walang problema. Yan siya. Yung isa rin, okay rin ito. Wala pa siyang tama. So magpapalit lang ko ako ng, malilinisin ko po yan mabuti at papalitan ko ng hydraulic valve lifter. Ito yung valve lifter niya. Bawat isa nito may intake sa ka-exhaust yan. And also itong guide niya sa hydraulic lifter niya ay may front and rear. Hindi po pwede magkapalit. Kapag nagkapalit yan, magkakaroon ng ingay. At nagluloko, nagpapalya. Tapos yung MDS niya sa kabila ay papalitan ko rin po yan. Ito yung MDS niya. Kapag kasira po ito, kaya may problema, namamalya rin siya. Nawawala yung compression o kaya dinidisable niya yung hydraulic valve lifter. Kaya namamalya. Ito pong sensor na ito. Yung mga sensor yan, yan. Sensor yan. So yung kabila niya, inatanggal ko na. Yun na siya. Yan. So hanggang dyan lang po. Salamat.